dapat daw talagang pangalagaan ang seguridad ni Janet Napoles, lalo na't marami raw itong alam tungkol sa Dimanoy pork barrel scam. Pero si Napoles sinasabing may nagdidikta raw sa whistleblower na si Ben Hurloy. Isa raw itong babaeng nakalabas na ng Pilipinas. My report, si Ruth Cabal. She is a gold mine of information. And obviously, it is absolutely correct that she be protected because, my God, everybody wants to kill her. Yan raw si Janet Lim Napoles ang sinasabing utak sa 10 billion peso pork barrel scam. Kasama si Monsod sa nakaharap ni Napoles nang pumunta ito sa opisina ng Philippine Daily Inquirer. Ang ginigiit daw ni Napoles, may mga nagdidikta raw sa whistleblower at dating assistant ni Napoles na si Ben Hurloy para idiin siya. May iba raw na boss si Loy at malamang may iba silang tinatrabaho. Binulong raw ni Napoles kay Monsod kung sino ito. Isang babae na nakalabas na raw ng Pilipinas. Pero ayaw pangalanan ni Monsod kung sino ito. Ito ang kanyang punto de vista, that may mastermind si Ben-Hur. May mastermind si Ben-Hur. Sino yung mastermind na ito? Ayun ang sinabi niya sa akin. Sa column naman ni Professor Randy David, sinabi niyang posibleng may isang nagmamando kay Napoles. Isang taong maimpluensya, kaya naging madali para sa mga mambabatas na ipagkatiwala kay Napoles ang kanilang pork barrel. Sa usapin ng betrayal of public trust, paalala ni David, di raw naman tayo kay Napoles na isang pribadong individual nagtiwala, kundi sa mga mambabatas at pinuno ng ahensya ng gobyernong nagpapatupad ng mga proyektong napondohan ng PDAF. Ilang araw nang naging usap-usapan ang pagsuko ni Janet Lim Napoles at ang mga naging aksyon ng Malacanang at iba pang ahensya ng gobyerno kaugnay nito. Pero marami ang umaasa na wag naman raw sanang masapawan yung mas malaking issue ng katiwalian sa paggasta ng pork barrel fund ng mga mambabatas at iba pang pondo ng gobyerno. Sabi ng Transparency and Accountability Network, dapat umusad ng investigasyon sa klawang mga senador at kongresistang una nang nadawid sa pork barrel scam. May kasama mga mambabatas dito. At meron silang express participation, hindi yung passive participation o sinasabi ng iba wala silang alam, hindi nila alam. Ilan sa aming nakausap, interesado raw sa sasabihin ni Napoles at ganun din ng mga mambabatas. Deserving din naman siguro na malaman din natin yung side ni Napoles, although alam naman natin na mali talaga yung ginawa niya. Yung mga senador, dapat investigasyon ba? Oo, oh, kasi kasama rin naman sila sa ano eh. 'Di ba? Involved din sila. Pork barrel ticket ko sa Toronto. Kung kaya napunta 'yon. Ay, hindi natin alam, baka sa bulsa. Ruth Cabal, GMA News.